I come boldly, trusting only your redeeming love. Flowing freely from your side now, your atoning blood. Pagka nagkakasala tayo, may dalawang kailangan natin tayo. Ano yun? It's what we call repentance and faith. Yung repentance and faith muna yan, hindi po pwedeng paghiwalay niyan. Dapat, kung may repentance, may faith lagi. Kung may faith, hindi pa pwedeng walang repentance dahil pero ang repentance and faith, dapat po dalawang po yan kasama natin. Metanoia. Aware po ba kayo sa term na metanoia? Actually, ako hindi pa masyado. Actually, naririnig ko lang siya pagka sa mga games or kaya sa mga movies. Pero ang metanoia raw po talaga is a Greek term. Okay, dun po hinangok yung term na repentance. It's a Greek term, metanoia, meaning change of mind, yung pagbabago ng isip. Be honest. Maging totoo ka sa sarili mo, maging totoo ka sa ibang tao. Kung nakagawa ka ng kasalanan, aminin mo kasalanan mo. Humility. Okay, ano yung humility? Pagpapakababa. Ngayon, alam na natin nagkamali tayo, alam na natin nagkasala tayo, okay? Pagpakambaba tayo at tanggapin natin na kailangan natin magbago in some way para matanggal yung pagkakamali na yun, yung sin na yun. Ask forgiveness. Ang forgiveness, mga kapatid, hindi po yan binibigay lang. Inihingi po yan. That's why ask forgiveness, we need to try. Okay, sure. Mga kapatid, pagka nag-ask tayo ng forgiveness, all we need to do ask forgiveness of anything is right. Just to come back to it. Kalimutan natin yung pride. Kalimutan natin yung ego natin. Siya kasi, kahit gano'ng kabigat yung kasalanan na ginawa natin sa akin, willing siyang tanggapin tayo anytime. Ang kailangan lang talaga is tayo to come back to it. Renounce it. Ibig sabihin po nito, kunyari, may isa pong magnanakaw na huling nagnanakaw. Okay, tapos parurusahan siya. Ang repentance po kasi mga kapatid, hindi po yan, so nag-sorry ka dahil natatakot ka sa consequence ay kumulong ka. Hindi po repentance yun. Ang repentance po, ang renouncing ng sin, is yung galit ka mismo dun sa actual sin ng pagnanakaw. My name is in the case ng example ko. Galit ka dun sa acto ng pagnanakaw. Faith na ng repentance, magkasama lang yan. Hindi pwede mo wala yung isa. Ang faith, ang synonym po niyan is trust. Tiwala. Ang meaning po ng faith is tiwala sa salita ng Diyos, tiwala sa gospel. Ano ba ang faith? Diba sabi ko sa inyo kanina, pag nagkamali tayo, nagkamali tayo ng kasalanan, dalawang bagay kailangan natin gawin. Unang po i-repent. Okay? Pangalawa is to have faith. So technically, yung faith po hindi po yan inisip lang, ginagawa rin po yan. Sabi po sa Revelation chapter 3, verse 20, si Jesus Christ daw, consistently nasa buhay natin, kumakatok sa labas ng buhay natin. Naghihintay lang na pagbuksan natin at papasukin siya at pagsasalo-salo kayo forever. Yeah. Pero ang limang ways lang po yan sa action when it comes to faith. Unang po na, it's a definite action. Okay? Ano po ibig sabihin nito? It's something that you must really do in your life. Unang po na, it's a definite action. Kailangan natin buksan yung puso natin para papasukin sa Jesus. It's an individual lang. Hindi po yung pwedeng si Brother Nats. Si Brother Nats. Magbubuksan ng, siya magbubukas ng puso ni Brother Rap para papasukin si Jesus Christ sa buhay niya. Hindi mo may pwede yun. It's a deliberate act. Ibig sabihin po nito, hindi po natin kailangan maghintay ng liwanag galing taas. Or kaya may angel na bumaba galing heaven para lang gawin natin yung pagbubukas ng buhay natin para kay Jesus. It's an urgent act. It's an urgent action. Ibig sabihin po, sabi mo kasi yung kanila, ang time natin dito sa mundo, fix na yan eh. Paubos ng paubos yan. Only God knows how long. Okay? So habang lumilipas ang araw, paiki na paiki yung buhay nyo. Faith po, it's an indispensable act. It's something na kailangan natin gawin in our lifetime. Maybe not now, but in our lifetime. Within our lifetime. Kasi, nanagwaran sila ko, doon ko natutunan magkasal. Doon ko natutunan magpasalamat kay God, tsaka magsorry sa bawat na, sa bawat